Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Ngayon po ay ika-anim na araw ng pagnonobena sa karangalan ng Our Lady of Fatima. Ika-apat na araw din po ng pagnonobena sa karangalan ni San Isidro, ang santo patron ng mga magsasaka. Sa amin pong diocese ay ikasyam na araw ng nobena sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Biglang Awa. Yung iba po sa atin ay nagdidibusyon kay San Antonio ng Lisbon at Padua tuwing Martes. At gayon din naman yung ating mga samot panalangin na iniluluhog sa Diyos sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Mayroon din pong pari na nagadiwang ng kaarawan ngayon, si Reverend Father Gregorio Landicho. At pakisama na rin po ang mga birthday celebrators sa buwang ito ng Mayo. Maging yung mga anibersaryo ng ating kasal o iba pang mga gampaning pagdiriwang. At gayon din po si Jose Hermes. Mga kapatid, upang maging marapat tayong guminaw ng banal na pagdiriwang, ating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkabuhay ng iyong minamahal na anak, kami ay binibigyan mo ng buhay na walang wakas. Pagkalooban mo kami ng pananalig at pag-asang matatag upang huwag naming pag-alinlanganan ang katuparan ng pangako mong hatid naming mangyayaring tiyakan. Sa magitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga tao labang kay Pablo at kanilang binato siya. Pagkatapos, kinalatkad siya sa labas ng bayan. Sa pag-aalang patay na, subalit ng paligiran siya ng mga alagad, nagtindig si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagtungo sila ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni na Pablo at Bernabe ang mabuting balita sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila, sa bawat simbahan, umirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y tinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahak nila ang Pisidia at nakarating sa Pamphylia. Ipinangaral nila sa Perga ang salita ng Diyos. At pagkatapos ay bumaba sila sa Atalya. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubilin sa pagkalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipo nila ang mga kaanib sa simbahan at sinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paano binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga hintil. At mahabang panahon silang nanatili roon kasama ng mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikhay, pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at binalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aking pupurihin ang Diyos na Panginoon. Di ko tutugunan sa ngalan niyang banal, lahat ay magpupuri magpakailanman. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo, ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y naama, tiis ng tagumpay ay makami. Sumatin ang langit.
Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa akin, sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, isa pong mabiyayang dapit hapon sa inyong lahat. Binanggit po sa ating mga pagbasa ngayon ang naging hindi pagtanggap ng mga tao sa ilang bayan at lungsod na pinuntahan ni San Pablo, ni San Bernabe at ng mga naunang mga Kristiyano. Ang masaklap pa nito ay si San Pablo ay binato. At yung kanyang kinahinatnan ay halos himamatayin. Ngayon po ay ika-anim na araw ng nobena sa karangalan ng Our Lady of Fatima na nag-aanyaya sa ating magdasal ng Santo Rosario. At isa sa mga binanggit na mga propesya nung vision of na mga pastol, tatlong bata, ipinahayag doon ang mga digmaan at mga kaguluhan sa mundo, maging yung persecution ng mga Kristiyano. Sa ating makabagong mundo yung ay nangyayari. Bago ako pumunta rito, mayroong segment ng The Rise and Fall of Empire at maging ang mga devastating experiences na nagpapahayag na ang kapayapaan ay nagpo-fall short sa ating mundo. Maging yung mga digmaan sa Ukraine,
yung pag-uusapan sa ASEAN, sa Indonesia Summit ay yung nangyayari sa Myanmar. At maging itong mga burning issues dito sa ating bansa. Naalala ko ngayon anibersaryo ng dayaan sa ating eleksyon. If your memory is quite sharp. Kasi po mahalaga sa ating meron kitang self-appraisal and review. Sincere and honest examination ng ating pong konsyensya. Kung talagang ikaw ay nagsisisi sa mga kasalanan at naroon ang kapasyahan mong magbagong buhay, maganda yung mayroong upkeeping of our sanity, review of our manners and conduct, as well as the behavioral pattern. Naalala ko't bago kayo matulog, nung ako po'y seminarista pa, bago kami kumain ng tanghalian, maging sa hapunan, and before we retire, going to bed, meron kitang tinatawag na matapat na pagsusuri ng ating budhi, ng ating kalooban. Our ways of thinking and our ways of doing. Pagkat kung gusto mo magkamayroon ng kapayapaan, talagang kaayusan ng buhay ang kailangan. Pagkat ang definition ng kapayapaan, ito ay tinatawag nating harmony, equilibrium, kapanatagan ng kaayusan. Pakibigkas po nating muli, kapanatagan ng kaayusan. Hindi lang basta maayos, kasi kuminsan ang inaayos natin yung ating arrive sa ating kapwa. Gwapo na ba ako? Sexy na ba ako sa kasuotang ito? So ito puro mga externalities rather than what is happening inside us. Nakakain ka ng mahinusay. Natunawang ka ng mahinusay sa iyong kinain at ininom. At walang tinatawag nating setback o remalaso. As you go to the comfort room or bathroom, you go out, talagang maganda ang pakiramdam. Di sasabihin mong, aba, ako'y mapayapa. Pero ang dapat nating pakalimiin ay talagang we need a thorough inspection, review of our ways of doing, ways of thinking, our behavioral pattern that we need to reckon with. Then we will say, sumaiyo ang kapayapaan. At sasagot kang, at sumaiyo rin. Shalom, yun ang technical term ng ating mga kapatid na mga Hebreyo. At maging salam alaikum ng ating mga kapatid na mga Muslim. Ito po ay hindi truce. Hindi ito compromise at hindi rin po ito pistox. Ibababa mo yung baril pero iyo rin hahalungkatin pagka ikaw ay nasa balag ng alanganin. Hindi po yung kapayapaan. Pagkat ang tunay na kapayapaan, walang armas, walang pagsalangsang, walang kabalasubasan, walang kasinungalingan. You need to be sincere and honest in your actions. Kaya nga kahit dinodouble check natin yung pagboto,
idubang nanalo ay totoo o peke. Gusto natin ay ma-ascertain yung credibility, yung moral ascendancy, so that the governance will be talagang mapayapa. Nabubuhay ang tao, may ikinabubuhay ang tao, hindi nagugutom, walang agwat ang mayaman at mahirap. So it is a review of North and South dialogue. We need to sharpen our thinking. Hindi myopic thinking. Pakibigkas natin muli. Hindi myopic thinking. Hindi makitid ang isip, puso at bait. Kung yung mga dentista nagkakatipon-tipon sa Mall of Asia simula kahapon hanggang sa darating na bago mag-weekend. It is a review about oral health. Malusog ba yung ngipin mo? Yung bibig mo, malusog ba? Yung ngalangala mo? Yung sanity, the oral hygiene, the oral health, nagdidilang anghel ka ba o ang usap ng dila mo ay dila ng demonyo? So it is a matter of taking into consideration our conducts, our manners. Baka iba yung sinasabi mo kaysa sa harapan, kaysa sa talikuran. Betrayal, denial, and all the mess that corrupts. So mahalaga sa atin po yung sinasabi nating cleanliness is next to godliness. Kaya ang ating Panginoon ay sa kanyang pagsasabi, isang magandang aral, ay ito po ba'y iniaaral natin sa ating mga anak, sa ating pamilya? Eh, ngayon ay usong-uso ang mga magkakapatid, nag-aaway, lalo na pagkakabuhayan ang pinag-uusapan. Yung mana, yung mamanahin, buhay pa eh, nagkakain ngayon na yung magkakapatid, lalo na kung mayroong animad version ang mga sampit, yung mga manugang na nagmamaalam pa sa kalakaran ng pamamahay. Nasaan ang ating respeto? Nasaan ang ating pakundangan sa isa't isa? Ang tunay na nagmamahal, kaya sabi ng ating Panginoon ay tinatalima ang kanyang utos, ang kanyang kalooban. The necessary divine and sacred ay dapat embedded sa ating pagkatao. Kaya the Spirit of the Lord, especially the risen Lord, ito pong ebanghelyo natin ay binanggit ng ating Panginoon bago siya magpakasakit, bago siya mamatay, bago siya muling nabuhay. Magandang yun ay pagnilayan natin sa ganong perspektibo. Then eventually, according to the Spirit of the risen Lord. Ika-apat na araw ngayon ng Nobena sa karangalan ni San Isidro. Si San Isidro, bago pumunta sa kanyang trabaho, nagsisimba muna siya. At matapos ang maghapong kapurihan at dangal ng paggawa, hindi siya diretso sa bahay, dadaan siyang muli sa simbahan upang manalangin. Tayo ba ay merong ganong diskarte? Yung bang ways of doing natin ay gayon? At times, we make the sign of the cross as we pass before the church. Pero saan ba ang biyahe mo? Biyahe ng papunta sa pangungurakot? O ito ba ay biyahing matapat na dala-dala natin sa ating pagkatao ang kabutihan at katapatan as we encounter our fellow humans
na kung saan inaasahan sa atin maging artisans of peace, peace builder, in a way that there will be harmony sa buhay. Ay, yung mag-asawa nga, di dalawa na ay nag-aaway pa. Nagpa-plastikan pa sa isa't isa. So we need to be authentic in all our ways because charity begins at home. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay pagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanininyo itinaas ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring handog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na
napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsa sa loob natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at gayon din ang mga pamilya at yung pong mga nagsasagawa ng Diocesan Pastoral Assembly at maging yung pong mga nasa iba't ibang ministries at advocacy for social justice and peace, non-violence communication,
maging yung pong mga nasa environmental concern and stewardship of creation. Mga nasa sektor ng pagsasaka na nagmimithi ng masaganang pag-ulan. Ang mga mangingisda, mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo. Maging ang mga manggagawa, ang mga overseas Pilipinos, maging yung pong mga nasa iba't ibang propesyon, mga nasa akadem, mga mayroong eksaminasyon na mga mag-aaral, nag-a-accomplish ng academic requirements as the semester is about to end. Yung iba po ay nagpi-prepare for board exams pertinent to the professions they wish to be. Ang mga nasa public and government service at yung mga nasa private na mga institusyon, mga nagtatrabaho sa mga hospitals, clinics, at maging yung mga nag-aasikaso ng mga may karamdaman sa kanilang tahanan. At yung pong mga isinasamo nating dalangin kay Santo Padre Pio, ang mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa buwang ito ng Mayo, maging yung pong mga nagdedebusyon sa Our Lady of Fatima, Our Lady of Piglang Awa, so San Isidro, magsasaka. At yung ating pong mga nasa sarili nating pamamahay, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong obispo Bishop Rafael. At gayon din po, yung mga pumanaw nating magulang, mga kapatid, mga kaanak at naging bahagi ng ating buhay, Felicidad, David Senior, at kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinsinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Bernabe, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Isidro, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin.
Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon, may galak, mayroong pagpapatawad, mayroong pagmamahal. Magbigayan kayo ng kapayapaan at evening Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Dahil tayo ay namatay na si Kristo ang katambal, tayo rin ay mabubuhay na si Kristo ang kapisan. Alleluia, siya'y awitan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang,
ay gagaling na ako ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluhating makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap Tirelsina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng patitiis, sa'yo namin inilalapit ang aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pag-iusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video testimonies upang makapagbenta ng di umunay blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanman hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay, maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kuugnay po ng isinagawang grand opening ng ating mga kapiyo osteria ay mahigpit tayong pinapalalahanan sa panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ating main arch entrance, tayo ay may mga malaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, bahagi po ng mga gawain sa pagdiriwang ng kaaraw ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Number 1, free legal consultation sa pakikipagtulungan ng St. Thomas More Association of Lawyers for Transplantation sa May 20 sa ganap na ikasyam na umaga hanggang ikaapat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Number 2, Adult Baptism, Confirmation and Holy Communion sa May 22 sa ganap na ikapat ng hapon. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga detalye. At number 3, Official Pagbinata, libreng laser tuli sa May 24 sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikaisa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Ika-anim, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaaraw ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR's office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya
loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, pukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Bukas po ay 45th taong anibersaryo ng Diocese of Buac at anibersaryo din po ng canonical coronation ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Biglang Awa, na pinipintuho po sa buong lalawigan. Kaugnay po nito, ako po ay pinadala ng obispo para humingi sa inyo ng panalangin, pagmamahal at tulong donasyon para sa ipinagagawa naming bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at mga may karamdaman naming pari. Kaya salamat po sa inyong donasyon at na kaloob. Magdasal po tayo ng Regina Celi. Regina Celeletare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaude et letare Virgo Maria, Alleluia. Quia sorexit Dominus veri, Alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum litificare dignatus est, prestaquesimus ut per eius genetricem virginem Mariam perpetua capiamus gaudiabite per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia.
Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Thank you po at good evening to everyone. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo nga, tinghari at manu.